Yan, bali tinatanggalan na po natin ng tubig dahil mabaho po yung tubig niya at tubig ulan pa po yan. Yung mga ilalagay natin, mga hito natin dito na galing sa concrete pan, pag-i-experimentuhan po natin yun. Yan, bali may mga saging na po tayo dito pang titreatment natin dito sa ating fish pan para sa mga hito. What's up for today's video? So bali ibubuhay natin tong fish pan natin dito sa bukid na ano, earth pan talaga, hindi siya concrete pan. So dito ililipat natin yung mga maliliit nating mga alagang hito doon sa concrete pan na hindi na lumaki. Baka sakaling dito lalaki sila. Ito nga pala yung ano, yung dati nating fish pan na noon nung bata pa ako, nag-aalaga si Patel dito ng mga tilapia. Sa hindi naman maharap masyado, kaya hindi niya na nituloy. So nakaka-harvest din naman kami dito noon ng mga tilapia. Ngayon bubuhayin po natin tong fish pan na to para sa mga hito. So magpo-pruning tayo doon ng yung manggang yan saka ito para pumasok yung araw. Tapos lilinisan natin tong gilid. Bali medyo malalim din po siya, no. Dati madaming layer to, tatlong layer. May malalim doon, dito at saka doon. Susubukan natin, baka dito mas madaling lumaki yung mga hito natin. Kasi earth pan na po to, hindi na po siya concrete. So gagamit tayo dito ng chainsaw para mabilis. Ito yung nabili natin chainsaw, yung 20 inches. 2,000 lang yan. Sama din natin si JR. So kukondisyon lang natin itong ano, chainsaw natin. Bali itong mga mangga na din kasi natin ito, hindi na din natin naharap na isprehan. Hindi na natin sila napapabunga. Ito yung mga native na mangga. Puputulan lang natin yung ano niya, sanga niya. Hindi naman totally doon sa pinaka puno niya. Importante lang makapasok yung araw tapos malinisan itong ilalim. Bali ito nga po pala yung aming farm na manggahan dito sa gilid ng ating babuyan. Yan. Ngayon, nasa tabi na po siya ng diversion road. What? O tinatawag nilang bypass. Ang dami pong mangga dito noon. Bali, pinutol po ito na lang din. Dahil hindi naman nagbubunga. Oh, no. Kailangan pa namin ispe-sprehan para magbunga. Tinayo, kahit pa paano naman ngayon, may bunga naman pala. Pero hindi na namin sila ispe-sprehan. Pinapabayad na lang namin. Malimit lang po magbunga ito. Ito po yung aming farm. May mga ano po to, may mga langka, papaya, mga red lady papaya. Tapos may mga tinanim po ako dito na ano, rambutan at saka durian, avocado, buko. Yan, bali natapos na natin yung isang puno. Ito na lang po yung susunod natin. Isa. Napaka-useful talaga ng ating chainsaw na nabili. Para anytime na may gusto kong putulin sa farm, puputol mo lang. Hindi ka na mag-iitak-itak. Yan, bali naputol naman na lahat ng kailangan putulan. Magpuputol na lang ng pang ano, ng panggatong size para may labas na din natin dito. Sa malinisan na din natin itong fish pan. Thank you.
bali may mga saging na puta dito pang titreatment natin dito sa ating fish pan para sa mga hito. Bali, hinihintay na lang po natin yung inorder nating net para palibutan natin to ng net. Kung sa ganun man, mag-overflow, hindi basta-basta makakawala yung mga hito. At saka, hindi po sila makakagapang basta-basta. Yan. Bali, kulang pa po ng lupa doon sa gitna. Nalagyan pa natin yung hukay natin itong part na to. Yan, tubig ulan pa lang po yan. So, papasipsip muna natin sa water pump saka natin lalagyan ng tubig. Saka natin ilalagay itong mga saging para sa treatment. Yan, bali tinatanggalan na po natin ng tubig dahil mabaho po yung tubig niya. Bali, nagkarga tayo ng mga saging para matreat konti yung ating lupa. Pag nalagyan ng tubig yan, treat mo na lang sa mga tatlong araw. So, hindi pa po yan yung tubig niya. Nalagyan pa po natin. Naglagay na nga po pala tayo ng mga kawayan dito na paglalagyan natin ng mga net palibot. Para kung mag-overflow man to, hindi basta-basta makakatakas yung mga hito. Dahil dito po sa kabila niya is palayan na po. Ayan. Pag mataas po yung tubig, malakas yung ulan, napupuno po ito. Tatapos lang po natin nagkabit ng ating net dito sa ating fish pan. Yung haba nga po pala ng ating fish pan is 10 meters by 5 meters yung lapad. Medyo makulimlim po ngayon dito sa amin, dito sa Pangasinan. Tapos, medyo pabababayin lang natin konti yung tubig para makapaglagay tayo ng partition sa gitna. Yung sorting natin. Yung malalaki sa kabila, yung maliliit dito. Tapos, yung mga hito natin na galing doon sa concrete pan, ililipat natin dito dahil sabi nila, mas mabilis daw lumaki yung mga isda pag nasa earth pan talaga. Bali, may mga awang lang na konti ng ganyan. Tatabunan na ng lupa yan para hindi sila basta-basta makakatakas yan dahil pagka umulan po ng malakas dito sa amin is nag-overflow to, kaya nag-overflow po ito, kaya naglagay tayo ng net. Tapos bumili po tayo ng net na orange ganito, pang patigas nya.
Kasi pag di ka maglalagay ng ganyan, possible na mapupunit ka agad yung net pag kayo yung tinali mo sa lambre. Bumili nga pala tayo ng net na ganito sa likod ng Magic Mall sa may Urdaneta, Pangasinan. Ang per yard po nila doon is 35, pero pagka maramihan yung kukunin mo, mahaba, binibigay lang po nila ng 30 per yard. 50 yards po lang lahat itong nabili natin na ano, na net. Tapos maglalagay po tayo ng tansi dito sa ano, taas niya, pasigsag. Tapos magtatali tayo ng solar light sa gitna, dalawa siguro, para pagka sa gabi may ilaw yon at saka may lalapit na mga insekto doon, mas madami silang makakain doon. Maglalagay din tayo dito ng net na harang niya. Yan si Uncle Dinong. Yan na, bali na-treat na nga din pula natin tong fish pan natin. Yan, mga saging na yan. Lumambon-ambon lang kasi. Hopefully mga bukas makapaglipat na tayo ng mga hito. Kunting ayos na lang dito sa ating earth pan. Yung mga ilalagay natin mga hito natin dito na galing sa concrete pan, pag-i-experimentuhan pa natin yon. Dahil kunti na lang naman na yon. Kung talagang mabilis silang lumaki, eh bibili po ulit tayo ng ating mga fingerlings. Dito natin palalakihin, tilapia or hito. Doon naman tayo sa paglipat ng ating mga hito.